Lagi kong itataas bandila ng Pilipinas. Saan mang sulok ng mundo, iwawagayway ko ito. Kung ang inaakala mo na ang isang bading ay walang palag sa ibabaw ng ring, pwes ibahin mo ang isang baklang boksingero na bida sa ating kwento at nagbigay ng karangalan sa ating bayan at sa bawat isang Pilipino. Bakbakang punong-puno ng aksyon at matitinding suntok ang pinapakawalan ng isang boksingero. Sa unang tingin, hindi mo akalain na ang boksingerong ito ay isang bading. Pero huwag ka kaibigan, dahil ang boksingerong ito ay nagkampyon sa kanyang napakabatang edad na 24 anyos at dahil sa kanyang husay ay hinangaan siya sa bansang Mexico maging ang mga magagandang diwata dito. Paano ginulat at napahanga ni Yohan, the beautiful Phoenix boxer, Rolio Golez, ang mga diwata at ang bansang Mexico na makalaban niya ang makamandag na kobra dito na si Armando Santos na bata ni Oscar de la Hoya. Yan ang ating aalamin. Subscribe. Isang bata na nagmula sa Compostela, Bali at nanirahan sa Coronadal City sa Mindanao. Kargador ang tatay at kasambahay naman ang kanyang nanay. Salat sa kahirapan at nangangarap na matikman din ang matamis na masaganang buhay. Sa murang edad ay napilitang maghanap buhay na ang batang lalaki na ito habang siya ay nag-aaral sa elementarya. Ngunit 8 taon siya nang mapansin niya na tila may kakaiba sa kanya. Ang kanyang puso ay tumitibok sa kanyang kapwa lalaki. Siya pala ay gay. At meron itong classmate na gwapong boksingero na kanyang gustong gusto at ito yung nagtulak sa kanya upang pasukin ang sport na boxing. Makasama lang palagi ang lalaki na kanyang laging kasparing. At dito nagsimula ang alamat ni Yohan, the Becky Boxer Golez. Siya ay merong 37 professional bouts sa kanyang karera sa pagbaboxing. At iba't ibang bansa ang kanyang dinayo. Nariyan ang Thailand, Mexico at Singapore. Araw ng Biyernes, July 8, 2011, dumayo ang ating kababayan na si Yohan, Rolio Golez, sa Krantong Bain, bansang Thailand, para harapin ang kampyon nila na si Jadsada Puliam. Kung ang inaakala nyo na ang mga bading ay hindi kayang makipagbuno at makipagbasagan ng bungo, pwes ibahin nyo ang Pinoy Becky Boxer na ito dahil ipinanalo niya ang laban sa isang impresibo na 10 round TKO. Tinanghal ang ating kababayan na si Rolio Golez bilang bagong kampyon ng WBC Asia Boxing Council Minimum Weight Division. Pinatunayan niya sa mga tao na ang isang bading ay kayang manalo at maging kampyon sa sport na ito. Araw ng Sabado, August 24, taong 2013, siya ay muling dumayo sa balwarte ng Kalaban sa Reynosa, Tamaulipas, bansang Mexico upang harapin ang isang dekalibre at delikadong boksingero na si Armando Santos, ang rising star sana na bata ni Oscar de la Hoya. At ito yung boksingero ng Mexico na binansagang kobra. Pero ang kobra na ito ay bubugbugin lang at papahirapan ng rumarampang boksingero. At dahil sa angking karisma ni Rolio Golez, isang diwata na ring girl ang nanghingi pa ng kiss. Pero ang gusto talaga ni Golez na ikiss ay ang kalaban na boksingero. Nagsimula na ang laban ng Becky Boxer na si Rolio Golez laban kay Armando Santos. At tila walang talab ang kamandag ng kobra dahil pinaglalaruan lang ng ating kababayan ang boksingerong dayuhan. Napakatindi ng defensive skill ni Yohan Golez sa laban habang hirap naman si Armando Santos na patamaan ng solido ang ating kababayan. Second round, mabibigat at matitindi ang mga patama ni Rolio Golez. Kitang-kita naman ng sobrang laki at tangkad ng kanyang nakalaban. Pero hindi natakot at nagpatinag ang Pinoy at ito ay lumaban ng sabayan.
buena combinación por parte del Filipino, la Round 3, tuloy ang kanilang bakbakan at lamang talaga sa puntos dito ang ating kababayan. Round 4, dito pa lang nagiinit si Rolio Golez. Sumasayaw-sayaw pa ito na parang rumarampa habang nakikipagsuntukan. Round number 5, tuloy-tuloy ang matikabong bakbakan at pinapakita naman na ang malulupit na defensive skill ni Rolio Golez na ating kababayan. Round number 6, matitinding palitan ang suntok ng dalawang boksingero na nagpa-excite ng gusto sa crowd at sa mga hurado. Round number 7, ginulat ni Rolio Golez ang mga Mexicano at ang Cobra na nakalaban ito dahil hindi nila akalain na ang isang bading ang magpapahirap sa kanilang pambato na magang magana ang pagmumukha nito. Round number 8, tuloy pa rin ang kanilang bakbakan pero medyo bumabagal na ng konti ang kanilang galawan. Round number 9, gigil na si Armando Santos na tapusin ang ating kababayan. Pero dahil sobrang bilis ni Rolio Golez, ito ay di na kayang patamaan. Round number 10, pinakitaan ni Rolio Golez ng matinding galawan ang Cobra na kanyang nakalaban. Round number 11, atras na ng atras ang malaking Meksikano. Parang nasasaktan na siya at nagiging bakla sa mga suntok ng bading na Pilipino. Round number 12, malakas pa rin si Rolio Golez at yakap na ng yakap ang Cobra ng Mexico. Hindi na pinalad na manalo ang ating kababayan sa mga mata ng hurado. Pero ginulat niya ang bansang Mexico dahil ang inakala nilang mahina at isang bakla ay siya palang magpapahirap sa kanilang pambato ng malala. Ang kanyang huling impresibong panalo laban kay Dayar Gubatan ay nagresulta ng isang round 5 KO. Maaaring si Yohan Rolio Golez ay isang bading, pusong mamon kung tawagin. Pero pinatunayan niya na walang imposible at hindi hadlang ang kasarian. Matutupad mo ito basta ito ay yung pagsumikapan. Ang Diyos ay mabuti, ipagkakaloob sa iyo ang mga bagay na pinagdarasal at pinaghihirapan mo. Amen. Hanggang dito na lamang po ang ating maiksing kwento. Maraming salamat sa lahat ng walang sawang suporta niyo. God bless everyone.